Nilockdown ni Rhenz Abando ang import ng SK Knights. Rhenz Abando, kauna-unahang Pinoy na nagkampiyon sa KBL. Maiiyak pa si kabayan, nagpabaon ng huling siko sa kalaban si Abando. Heto na ang huling laro sa KBL, winner takes all game 7, KGC Anyang vs Seoul SK Knights. Well, opening quarter, dikdikan agad ang naging laban expected para sa game 7 matchup. Maagang nagalimaw si Omari Spellman, heto na ang pinakamagandang start ni Spellman mga bro sa finals. Paano ba naman may 11 points agad ang former Golden State Warriors? Kaso tinamaan naman ng malas ang kababayan nating si Rhenz Abando. Sala ang kanyang apat na attempts sa field at nakapag-commit pa ng dalawang fouls ang rookie MVP ng Letran. Muli pang nakapisikalan ni Rhenz itong si Won Yuk Choi kung saan binigyan ng isa sa likod ng maangas na player ng SK. Pero kinain ang number 19 itong depensa ni Kabayan. Siya din ang leading scorer ng SK with 8 points. Ganda nga pinunder move kontra kay Rhenz Abando. Lumamang ng 5 points ang anyang mga bro, pero dahil sa 10th nating run ng kalaban, e nabaliktad pa yan. 26-24 lamang ng 2 points ang SK Knights. But second quarter, heto na naman ang anyang mga bro. Kahit wala pa sa loob itong si Abando at Spellman, solid pa din ang kanilang offense. Pero aggressive pa din sa ilalim nang ipasok si Omari Spellman mga bro. Heto na ang matagal na hinihintay ng Anyang, yung beast mode at nambubuli na Spellman. 21 points sa first 2 quarters tong import ng Anyang. Napaka-efficient pa ng kanyang shooting, 9 of 11 pagdating sa field under last 2 minutes nang ipasok naman etong si Rhenz Abando. Pero yun nga lang, hindi pa din makabuta sa opensa si Kabayan. Pero hawak ng Anyang mga bro ang 5 point lead sa halftime, 53-48. Entering the third quarter, hindi pinag-start si Rhenz Abando, pero parehas masaya ang magkalabang coach mga bro. Nagpapapasok pa din kasi ang outside shooting para sa Anyang, pero etong SK nagsisimula na ding mag-comeback. Mabuti na lang agad nakasagot ng 8-2 nating run ng home team. Byung-Jung yun mga bro, kahit walang Abando sa loob ng court, solid ang pinapakitang depensa. Pinagtatrashtalk na ni Omari Spellman ang bench ng SK Knights nang ma-posterize sa slam dunk na to si Jamil Warney. Well, under 4 minutes nang finally pinasok na si Rhenz Abando. Kaso biglang nag-takeover na ang former MVP na si Song Yung Kim. Dahil sa kanya, muling nakadikit ang SK Knights mga bro, at sa putback na to ni Warney, na-retake pa nila ang lead. Pero dahil sa uling apat na free throw ng Anyang mga bro, napangawakan pa din nila ang 3-point lead sa third quarter, 74-71. Well, fourth quarter, gandang depensa agad ni Rhenz Abando at Spellman para mapigilan ng tira na to ni Warney. Muntik pang makakuha ng steal si Kabayan. Frustrated na si Warney mga bro sa higpit ng depensa sa kanya ng Anyang. Nag-takeover pa si Omari Spellman mga bro, talsek ang bantay sa ilalim. Nagpabaon pa ng 3 points. But the game is not over mga bro, dahil nakabalik ang SK Knights baba sa isang lead ng Anyang under 4 minutes. Ayaw pa din talaga pumasok ang 3 points ni Rhenz Abando mga bro, pero etong SK Knights nakakalamang na nang maipasok ng number 19 itong corner 3 points. Hindi pa nabantayan itong driving layup ni Kim kung saan nabante na ng 4 ang SK Knights under last 2 minutes. But Omari Spellman mga bro saving the day para sa Anyang, clutch slam dunk mula sa import. Nablangkaan pa ang tira ng kalaban at nauwi pa sa assist itong pasa niya para kay Osengun. Last 36 seconds mga bro, sala ang wing 3 pointer ni Spellman, pero mabuti na lang maganda ang pagkakadepensa ng Anyang sa huling possession ng SK Knights. Nauwi sa overtime ang laban. Overtime mga bro, 5-2 nating run agad para sa Anyang. 3 mula kay Byung-Jung Yung at nakapagdala ng isang assist si Rhenz Abando. Pasok pa ang buzzer beater, 2-pointer na to ni Omari Spellman mga bro. Sa intense ng laban, may umiiyak na sa bench ng Anyang. Last minute salang, naging 3-point attempt ng SK Knights. Napayuko na lang ang coach ng kalaban. No problem naman daw ang 2 crucial free throw mula kay Osengun, 100-97. At dahil hindi na din nakapuntos pa sa kabila ang SK Knights mga bro, sa huli panalo ang Anyang KGC sa game 7. At kampiyon na si Rhenz Abando, unang Pinoy na nanalo ng kampiyonato sa KBL.